Andito po tayo sa Guanzon Motorcycle, Santa Rosa, Laguna. At kung naghahanap ka ng Backbone 150cc Roadster na motosiklo, eto na siguro ang motor na hinahanap mo. Ang Gigser 155 ng Suzuki. Malakas, matibay, maasahan at higit sa lahat, low maintenance cost na 155cc ang ino-offer sa atin ng Suzuki. Kaya naman kung buo na ang loob mong bumili ng big bike at hindi mo pa napapanood ang video na ito ay maaaring itabi mo muna ang budget mo. At maaaring sobra-sobra pa yan kung itong motor na to ang pipiliin mo. Boss Motovlog. Pagdating sa Backbone Naked Street Bike 150cc class ay marami naglalabanan yan dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong pambato ang Honda, may pambato rin ang Yamaha, maging ang KTM at iba pang mga China brands ay naglabasa na rin ng mga ganitong uri ng motosiklo. Bakit hindi? Dahil ang 150cc class ay isa sa mga pinag-aagawang posisyon ng mga manufacturer. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Dahil ang ganitong klaseng uri ng motorsiklo ay akmang-akma sa mga kakalsadahan natin dito. Kahit isingit mo to sa mga traffic ay lulusot pa rin ito. Mas malaki lang ng konti ito sa mga underbone. Pero kung titingnan mo, aakalain mong big bike ito dahil nga sa laki ng tindigan ito. Kaya kung ikaw ay kagaya ko na low budget pero gustong sumampa sa mga big bike na motorsiklo, ay maaari mong i-consider ang motor na ito. At hindi ka rin ma-intimidate sa tangkad nito dahil ang seat height ay napakababa lang. 785mm kahit 5'3", 5'5 in height, kayang sampahan ang motor na ito. At malayong malayo din sa talagang mga higher cc na big bike na halos parehas lang ang layo ng tinakbo nyo. Pero ikaw ay pasipul-sipul lang dahil sa tipid ng gas consumption mo. Hindi pa nananakit ang likod mo habang sila pinaparusahan, ikaw naman pinapaligaya ng big bike feel na motorsiklo mo. Bago natin ituloy ang video ay inaanyahan ko kayong mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin ang ating Facebook page. Andito po ako ngayon sa Guanzon, Santa Rosa, Laguna. Multi-brands na po ito. Mahawak sila dyan ng mga Suzuki, Honda, Yamaha at kahit Kawasaki, meron din yata rito sa Guanzon. Kumpleto na rin dito. 3S shop na to, kumpleto na. May mga spare parts at service center. Kung may gusto ka pang malaman, i-search mo lang ang kanilang FB page para sa mga karagdagang impormasyon. At salamat sa Guanzon Santa Rosa para mapagbigyan tayong ma-feature ang Gigser 155 ng Suzuki. Bakit ka nga ba kukuha ng Gigser 155? Andiyan naman ang Raider R150 na halos magkasinlaki lang ng makina na kung tutuusin ay mas di hamak na mas mabilis sumibat kesa sa motor na ito. Well mga bossing, hindi ikaw yung taong naghahanap ng speed. Ikaw yung tao na hinahanap ng Gigser na kung saan ay pang araw-araw na biyahe ang kailangan mo. Pero hindi naman mawawala yung forma at tikas ng pagiging brusko. Ikaw yung tipo ng tao na araw-araw nakikipagpatintero sa traffic sa Metro Manila at pagdating naman ng Linggo ay aakit ka ng Atimon ng Quezon para mag long ride. Dahil gusto mo, hindi sasakit ang likod mo pag mahaba na ang biyahe dahil upright position ang tindigan mo dito. At kahit medyo mapahaba ang biyahe, hindi ka maya't maya magpapagas dahil 12 liters ang kayang ikarga ng tanke mo. Di kagaya ng mga small cc, unang lumuluwag ang takip ng tanke mo. Kaya kung hilig mo ay big bike at medyo kulang ang budget mo, ang Gigser ay siguradong pasok sa panlasa mo. At bukod dyan, napakababa lang ng maintenance cost dahil 150cc lang ang motor na ito. Air-cooled pa ito at hindi mo kailangan palitan ng mga coolant. 800ml lang na langis ang ipapalit mo dito, halos kaparehas lang ng mga 125cc kung tutusin.
at magtataka ka kung ikaw ay isang owner ng Jigsaw. Magtataka ka sa maintenance cost ay napakababa, pati yung kanyang gas consumption ay hindi nagkakalayo ng mga 125cc. Dahil fuel injected na rin ito, ito ang nakakatulong para naman mas mapatipid lalo sa gasolina ang motor na to. Madami nagsasabi na ang LED headlamp nito ay hawig sa mga China bikes, pero nagkakamali po kayo, European inspired ang motor na ito. Ang Chinese bike ang gumagaya sa mga European, nagkataon lang na mas marami ang mga China bikes dito sa atin, kaya napagkakamali nyo na gumagaya ang Suzuki sa China. At hawig na ito ng European bike na Ducati Monster. Very sleek ang design, direct to the point, lalo na dito sa kanyang taillight, kita mo na agad ang turn signals pati yung kanyang taillight. At ayaw na ayaw ni Suzuki na matatalsikan ka ng putik pag tagulan, dahil binigyan ka niya na napakagandang tire hugger sa likod at meron pa yung mud guard. Bukod sa existing na tapalodo mo na kung saan nakadikit ang iyong mga turn signals. At dinisenyo rin talaga yung muffler nito para mas maging bagay sa pagiging brusko ng motor na ito. At bukod sa pagiging brusko, siguradong matibay ang makina, hindi kagaya ng mga China bikes na malalaki lang. Pero pag hinataw mo naman ay bitin sa power. Ito pa rin naman yung naunang version ng Jigsaw, 155cc na makina. Ang pinagkaiba lang ay fuel injected ito ngayon at nadadagan ng disc brake sa likuran. Itatanong mo siguro bakit hindi pa ito ginawang 4 valves, dahil yung ibang mga competitor nito 4 valves na. Meron namang GSX-150 ang Suzuki na kung gusto mo talaga ng speed ay ibibigay sa iyo ng GSX-150. Yun nga lang, mas lumalamon ang gasolina kaysa dito. Gaya nga na sabi ko sa inyo, hindi ka for speed. Ikaw yung tao na kailangan ng pang everyday commuter na motor at yung pang trabaho, pang araw-araw, pang sundo sa eskwela at kahit mapalong ride. Ibibigay sa iyo ni Jigsaw yan na hindi nakocompromise ang pagiging brusko at maangas na datingan mo. Pero kung hanggang ngayon ay speed pa rin talaga ang kinukonsider mo, subukan mong pigain at isagad ang throttle nito at paniguradong may kalalagyan ka. So ikaw na ba ang rider na hinahanap nito? Comment down below. At bago ko nga po makakalimutan, ang presyo nito is 104,900 kung dito nyo po kukunin sa Guanzon Multi-Brands Santa Rosa, Laguna. At para malaman yung mga quotations nito, pwede nyo silang i-message sa kanilang FB page. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!